Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkos, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kako, tinamukha ko yung si Percy, kako, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Piper Talastas. Sa pangalan po ni Rose Novenario, kami po'y mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pong pag-uusapan. Tayo po'y napapanood sa Atri TV sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Pagsapit po ng alas 9, tayo po ay sabayan ding mapapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Sa mga nais pong tumawag, magbigay na reaksyon ng ating pong landline sa ating himpilan ay 412-0288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910.
Ano man ang inyong pinagkakabalahan, samahan po ninyo kami ni Peter sa kabuuan ng ating pong pagtatanghal sa palatuntunang. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, ay sa extension din po ang tuloy, mga kaibigan, dahil ang COMELEC ay pinayagan na po na makapag-sumite hanggang sa June 30 ang ibinigay na palugit para po sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures of Sources. Oo. Dito sa Liberal Party. Ayan, mga kaibigan, ho. Nagbotohan pa mga tangengot, ho. Nagdrama pa, no. Itong mga engot na to, may mga paboto-boto pa para yun lang. Isang walang kabagay-bagay, tinan mo ang inaaksay ang panahon, di ba? Magsusuot pa ng toga, eh. Oo. Di ba sayang yung sabon? Mm-hmm. Na ipinanlaban ng toga kung nilalaban pa yun. Ha, mga kaibigan? Tapos, walang penalty. Basta pinayagan na lang. Hindi bali na yung penalty. Talaga naman dapat, bigyan ka ng pag-ata. Halimbawa, ikaw tumakbo ka. Sipin mo, ang tagal ng inubos mong panahon, pagod na pagod yung buong partido. Pagkatapos gusto mo, karaka-raka, maisubmit din yung sose. Oo, yung ginastos mo. Natakot-takot din ang mga dokumentasyon niyan. Mm-hmm. E di siyempre, magbigay ka ng palugit, enough time. Ba't masama ba yun? Ha, yung bang pagkakaroon ng extension, katumbas na ba na nilabag mo na ba yung batas? Mm-hmm. Maging sa hukuman, nagbibigay ng konsiderasyon, yan pa. Ibig mo sabihin, kung hindi makapag-submit ng sose, hindi mo pa uupuin ang isang nanalong kandidato? Tarantado ba kayo? Marami apektado, eh. Ha? Pagka pinatupad nila yun. Oo, hindi. Pero kahit sino pang demonyo yung kandidato, unfair yun. Kung doon lang, base lang doon. Saka hindi sila sa sose, na yung submission lang. Sana kung totally walang ma-submit, yun po. Ha? Pagkatapos nabigyan mo ng extension, no? Kaya nang enough time, kung ano yung haba-habaan naman ninyo yung kokote ninyo para humaba din yung araw ng deadline para sa submission ng sose. Hindi naman sinabi ng batas na hindi pwede extension, eh. Oh. Sa lahat ng batas o sa lahat ng resolusyon, kaya nga meron tinatag ng motion for reconsideration, eh. Yan, di ba? Bagamat may decision na, kailangan i-considera mo rin. Tama. Ayun. Konsiderasyon. Konsiderasyon yun, eh. Oo. Gusto mo namang karaka-raka. Pagkatapos, dahil lang doon na hindi naman talagang wala kang, hindi mo susundin yung requirement. Wala ka namang intention na hindi mo sundin yung requirement. Kung nag-uusapan, tama ka yung intention mo. Oo. Hindi mo intention labagin yung batas. Pagkatapos, dahil doon, ikaw Kwan, hindi ka pa uupuin, nanalo ka. Sino ang tinarantado mo? Yung bang kandidato? Yung electorate. Ayan. Paano yung mga bumoto? Mas makapangyarihan ba kayo? Sino ka? Diba? Sino itong COMELEC para i-deprive mo na makapanungkulan yung pinili ng taong bayan na dapat magserbisyo? Hindi ba? Tapos dyan, napahigpit sila. Doon sa overspending, hindi sila mahigpit. Napakaraming lumalabag doon. Hindi lang overspending, lahat ng election violation. Yun lamang protesta. Dito tayo sa protesta. Bakit yung mga protesta, hindi nyo bigyan ng deadline? Ayan. Kung kailan nyo re-resolvahin. Napakaano yan. Dapat kayo ang bigyan ng deadline, eh. Sabagat ang pinag-uusapan dyan kung sino totoong nanalo. Katarungan ang pinag-uusapan dyan.
hustisya. Bakit mo ibibitin yung hustisya, yung katarungan? Hustisya ng mga butante, di ba? Ng majority. Ano nangyayari eh? Ang protesta kung kailan na gusto umpisan. Dapat kayo may deadline. Dapat kayo wala. Dapat kami magbigay sa inyo ng deadline eh. Kung hanggang kailan dapat ninyo tapusin ang isang protesta. Kasi may requirement sila dyan. Halimbawa, 10 days after yung proclamation, isa yan ha. Ang alam ko, yun ang requirement nila. Kinakailangan within 10 days after ng proclamation ng kandidato, makapag-file yung gustong mag-protesta. Makapag-file siya within 10 days. Bakit yun? May mga deadline. Bakit kayo wala? Bakit kayo walang deadline? Kailan naman ninyo ang deadline ninyo para aksyonan at mag-desisyon? Anomalous ang deadline nila eh. Alam mo kung bakit? Sa batas, kailangan 3 years in termino. Hindi pa dumarating yung 3 years, dinesisyonan mo na. Pero ang ginagawa nila, after araw na lang ang bibilangin. Delay. Bago makaupo eh. Oo. Itang tamount na hindi mo na pinaupo halos. Yan ang ginagawa ng COMELEC. Maraming ganyan, di ba? Isang buwan lang, isang araw, nalumpa. Isang kahulugan lang nun eh. Nagkapera sila. Yan. Di ba? Yun ang ginagamit nilang yung kapangyarihan lang. Yan, abuse of authority yan. Kung tutuusin mo eh. Di ba? Dapat yung may deadline ho yan eh. Ito, kaya ako gusto kong mapalitan ng batas. Ang daming katarantaduan eh. At tulad yung election rules, mga laws na governing elections, mga kaibigan, dapat ho yan, talagang liwanagin ng mabuti yan dahil masyadong ginagahasa ng COMELEC ang kanilang kapangyarihan. Namimili sila ng paggagamitan nila ng kanilang ng mga batas. Oo. Katulad nung isipin mo, ang lakas ng loob ni Bautista, akalain mo eh, nagsalita nung bago magdesisyon na maganda naman daw ang naging, ito raw ang pinakamagandang election sa Pilipinas. Pinakamaganda raw. Pinakamagandang walang hiyaan itong nangyaring election, nakaraang election. Bakit o? Daldal niyan eh. Mahilig din sa media eh. Isipin mo eh, bago mag-election eh, meron pa silang kunyari eh, aaksyonan yung mga illegal na pagkakabit ng mga propaganda materials. Isang araw lang nila ginawa eh. Paano yung warning? At saka pinili lang nila eh. Mga bulag yata ito eh. At sila lang, mga kaibigan, nagkakapera sila, hindi nila ginagawa ang tungkulin nila sa kanilang trabaho, mga kaibigan, tapos gagawin pa tayong bulag. Lilitaw pa, bulag tayo, wala tayo nakitang mga sobra-sobrang pagkakabit at paglabag sa batas ng mga campaign materials. Hindi ba? Bulag pa tayo lumabas eh. Marami silang resolution nun, wala naman nangyari. Di ba? Tapos yung sourcing yan, masamang president yan. Sa susunod, wala nang gagawa ng sa takdang panahon. Hindi, kailangan sila na mag-adjust. Yun nga ang pinupuna natin, bakit masyadong napakaigsi? Di para wala tayong pag-usapan, bigyan mo, katulad ngayon, hanggang June 30. Total, June 30, manunungkulan yung bagong mauupo sa pamahalaan. Di sabay mo ron. Kaya nga, kahit nga July 1st pa, pwede rin yun eh. Ano ba naman yun? Yung bigyan mo ng konting panahon yung mga tao na makapagpahinga mula sa mahabang pangangampanya, di ba? At saka pag-gather ng o pag-aayos ng kanilang mga dokumento na dapat isumite. Dahil mahirap din yung minamadali mo, kung magkamali. Yun. Di may technical na naman kayong bubutasan. Pagka gusto nilang ipitin yung kandidato, pwede yun. Pwede. Bubutasan mo, di ba? Alam mo naman dyan. Ultimong butas ng
Lahat yata ng butas para mga Arabo yung COMELEC. Eh. Oo. Lahat ng butas inisilip niyan. Eh. Marami. Katulad doon sa mga disqualification. Di ba? Para magkakwarta. Oo, meron silang dinidisqualified, meron hindi. May pinapayaga, meron hindi. O, dapat itigil na yan. Eh. Oo. Tulad niyang disqualification. Ano? Ang gulo eh. Isipin mo, alam na alam nila yung batas. Mm. Kasi mga abogado sila. Eh. Siyempre. Alam nga namang kami, alam namin, kayo hindi nyo alam. Mm. Eh di mas lalong alam ninyo, di ba? Hindi nyo alam convicted si ano si Ronald Singson sa droga, pinayagan ninyo. Pinayagan. Oh. Di ba? Pagkatapos eh, yung mayor doon sa Ilocos Norte, na babae, hindi pinayagan yun. Bakit? May pending case daw sa Amerika. Ganun din, sa ibang bansa din. Hindi, pending case ha? Pending pa. As against dito sa convicted. Ha, sa kasong droga pa man din. Yung kaso nung nakapending, ano yun eh? Forgery. Oh, eto naman, eh, droga ang kaso. Yung anak ni Chubby Singson, si Ronald Singson. Convicted. Convicted ho yun. Hinatulan, alam ng buong mundo yun eh. Masama forgery. Pero bakit? Bakit? Forgery na ba yun? Hindi, ibig ko sabihin, yung forgery at pati yung kwan, yung droga, magkakapareho yan eh. Oo nga. Na ang kasong yan, na sinasaad, nasasaad sa batas na ang sino man, eh yun nga kasi, hindi pa convicted yung sa Ilocos Norte. Paano mong i-disqualify yun? Wala. Eh bakit itong convicted, hindi mo dinisqualify? Wala pa claiming na gawa yun. Hindi eto, pa meron na. Hindi pa napatuto na yan. Hindi pa. Nililitis pa siya eh. Nakapending lang eh. Nakatenga lang yung kaso eh. O dahil nandito yata yung mayor, di ba? Hindi siya malitis sa Amerika. O eh bakit ho yun, mga kaibigan? Kung sasabihin nila sa ibang bansa nangyari, eh bakit yun sa ibang bansa din? Di ba? Bakit dinisqualified nyo? Kasi hindi naman nakalagay sa batas na ano eh. Pag convicted ka of a crime dito sa Pilipinas, hindi naman nakalagay na restricted, ano yung restriction dito lang sa Pilipinas eh. Ang nakalagay sa batas ay basta na-convict ka sa krimen na may kinalaman sa moral torpitude at nahatulang ka ng parusang kulong na isang taong pataas, magdusa ng kulong, mga kaibigan, eh ano ka na, disqualified ka. Hindi naman nakalagay doon na mali ba na kung sa ibang bansa ka nahatulan. Walang ganun eh. Wala. Ang pinag-uusapan lang, conviction. Oo. Kaya sila nagde-desisyon eh. Depende sa conclusion nila eh. Depende sa gusto nila. Oo. Napayagan. Oo. Ganun na nangyayari. Kahit illegal, kahit bawal sa batas. Pagkatapos, ang dami ninyong pautot, ha, kesyo-kesyo, eh sosie lang yan, piling lang ng sosie. Eh kung yun nga kwan eh, yun nga income tax eh. Di ba? Eh pwede ka naman mag-file kahit na huli. Oo. Kahit naman hindi ka umabot sa deadline, kung ayaw mo mag-file, pwede. Pwede. Tax pa yun ha. O tax evasion na ba yun? Hindi. Hindi. Kasi pagmumultahin ka lang. Oh, mga kaibigan, pag hindi ka umabot sa deadline, magdadagdag ka ng penalty sa babayaran mong buwis. Oh, pero, oh, mga kaibigan, walang hindi kayo didemanda na ikaw lalabas, ano ka na, yung tax evader. Hindi ka na maumiiwas eh, nadidigay ka lang. Bakit? Lucio Tamba pangalan namin. Oh, di ba? Oo. Eh sana kung si Lucio Tamba, pwede kayo demanda ng tax evasion, di ba? Oh, mga kaibigan, iyan po ang sinasabi natin, eh, puro daldal. At saka nakakabuisit po, nagbutuhan pa, nagdeliberasyon pa. Nangyari. Ano pa sila, yung embank pa, nag-embank pa, mga damuho. Nagdrama pa kayo, mga punye. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matatang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid.
Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan, at ito pong si Salvador Panelo. Bali po, hindi na siya ang presidential spokesman. Ito po ay matapos siyang mapabalita sa maling paggamit ng kapangyarihan na hindi pa nag-uumpisa. Hindi pa man ho nag-uumpisa. At ang nakikipagtalo kahit sa karaniwang parking attendant. So ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po, kapag ka pangkaraniwang kang ganun tao, mababa ang tingin sa'yo ng mga ganitong klase, abogado ka pa man ding naturingan, di ba? Makikipagtalo ka sa isang parking attendant. So ito marahil, aminin man at sa hindi, ang dahilan kung bakit po siya ngayon ay itinalaga sa ibang pwesto. Siya raw ngayon ang legal advisor. Yan. At tama naman sa pagkaka-appoint sa kanya bilang legal advisor si Duterte. Kasi po, kung spokesman ito, malaking pahamak ang gagawin nito. Baka kung ano-ano pagsasabihin nito. Ha? Delikado po ang lagay ni Presidente Duterte. Mabuti na lang, naisipan niyang ilipat at bigyan ng pwesto . Parang sinabi, diyan ka, tumahimik ka diyan. Pag hiningi ko advice mo, saka ka magsalita. kasi kung tutusin mo, legal advisor, di siyempre, abogado nga naman yan. Abogado rin si Duterte. Mas magaling nga si Duterte. At si Duterte, proven. Proven yan, fiscal dati. Yan. Naging fiscal. Proven ang kanyang pagiging lawyer. Lawyer. Mga kaibigan, beyond question. Ika nga, mga asunto yan. Hindi mo maku-question, ha? Pero ito si Panelo, ang daming question. Oo. Tungkol sa mga kasong kanyang idinipensa. O hinawakan. Ipanalong kaso niyan. Huwag yung naipanalo, bilangin natin. Mahirap . Kasi yung baka, naipatalo. Baka mas mahirap bilangin yun. Alin? Mas marami yun. Hindi, may mabibilang ka. Mahirap bilangin yung wala . Yung naipanalo. Ang madaling bilangin, meron. Yung naipatalo. Ano ba tawag mo sa kaso ni Mayor Kalawa, Mayor Antonio Sanchez. Oo, si Mama Mary. Yan. Sino abogado nun? Panelo. Yan ho. Kaya ako, naniniwala na tama rin naman si Presidente Duterte sa pagkakapili niya kay Panelo. Kasi po, mga kaibigan, advisor . Legal. Legal counsel. Alam nyo na, pag presidente na kayo, iba na . Marami ka nang iniisip, magulo na yan. Ang daming nag-a-advise sa'yo sa iba't ibang issue pa naman yan. Ang daming issues of concern, di ba? Na ika nga, hinaharap ang presidente. So, tama ang pagkaka-appoint kay Panelo kasi po, para ginawa yan, sinadyaya ni Presidente Duterte para nang sa ganun, hindi siya mahirapan sa kanyang pagpapasya. Kasi, halimbawa, tinanong niya si Panelo, Sal, ano ba magandang gawin natin sa kasong ito? Mag-a-advise. Well, you know, alam niya, English ni Panelo. Ngayon, sasabihin ni Duterte, ganun ba? Sige. Alam niyo gagawin ni Duterte. Kung ang pinayo sa kanya ni Panelo dito tayo sa puti. Ayun. Ganun ba? Pag nagpasya si Duterte, gagawin niya lang itim Doon siya sa kabaliktad. Ayun. Para maging tama. Pakikinabangan mo rin, no? Delikado payo nito . Kaya lang, mapapadali ang pagpapasya mo ng tama. Doon mo ma-gauge kung tama nga. Siyempre, may iniisip na pasya yan. Ang isang humingi ng advice. Pero kailangan niyang humingi ng ibang opinion . Tama ka ron. Yung mga hari nung araw, may mga ano yan . Yung devil's advocate. Yan. Meron naman yung mga siraulo. Kailangan kunin mo rin.
makakapulot ka ron sa mga devil's advocate. Ganyan yan eh. Ganun na. Kaya masasabi mong hindi mali. Baka kalain ninyo kasi marami rin kabarad itong si Duterte na mga magagaling ding abogado. Yung palang manunumpa siya, magaling din ito eh. Ay, magaling din ito sa pera, si Reyes, di ba? Brad niya yan eh. Brad niya yan. Ang dami niyang kabrad, di ba? Ang dami. Na magagaling na lawyer. Mas mga may... Mas magagaling na... Di kalimbang talaga. Hindi, ha? Di kampana. Pero siya, naging presidente. Sabi nga, nangungopya lang ako eh. Ibig ko sabihin, kung mamimili ka, bakit naman si Panelo? Alam niya ang gagawin ni Duterte. Ibig sabihin, talagang siya magmamanage eh. Ha? Kung magsasalita man at hihingin man niya ang opinion ni Salvador Panelo, hindi dahil sa yun ang gagawin niyang desisyon. Ha? Kukunin niya yun para malaman niya tama gagawin niyang desisyon. Gagawin niya ng asintahan. Asintahan lang. Parang guide, asintahan. Diba? Oo, ganun lang. Mga kaibigan. Ang kalinang piyesta ni Panelo, no? Asintahan. Ano ba itong kwan? Itong manunumpa nga daw si Presidente Duterte, ang mag-o-officiate ng kanyang oath-taking ay itong kanyang kabrad sa Supreme Court na si Justice, Associate Justice Bienvenido Reyes. Yan. Mga kaibigan, ito pala ay kabrad ni sa fraternity doon sa San Bedalo, sa San Beda. Mga kaibigan. Kumbaga, yung mga dating tradisyon, hindi na ganun. Dati sa Chief Justice eh. Pero alam mo yan, San Beda. Grabe ang fraternity dyan sa San Beda. Dati ang mga, ang mga kinatatakutang fraternity, mga apo, di ba? Yung mga, yung sa Ateneo. Di ba? O sa ibang mga eskwela. Pero alam mo ba na, nitong nakaraang administrasyon, sino bang administrasyon? Ito, kay Pinoy, di ba? Alam mo ba yung Bureau of Customs? Napasok ng sindikato ng San Beda yan eh. Aba, ganun ba? Oo, San Beda nagdidesisyon dyan, mga kaibigan. Puro talamak ang nangyaring corruption sa smuggling, ha? Sa smuggling na pinagtulungan ng mga taga San Beda, yung Bureau of Customs. Yan ang nangyari dyan eh. Kaya ako, natatakot ako eh, pagka yung kabradaan niya ito sa San Beda eh. Siyempre, pagka meron kang koneksyon pag sa fraternity, mga kaibigan, isipin mo, may impluensya ngayon na naman yung mga... Ganun. Si Dilima, taga San Beda yan eh. Yan, o. O, hindi ba? Kaya ang daming kaano yan eh. Kaano? Kabrad. Di ba? Hindi ka laguyo, kabrad. Ngayon eh, eto ho. Si Noy-Noy nung araw, nanumpa kay kay Conchita Carpio Morales ba? Nung siya Hindi! Hindi, kay ano? Sa barangay captain eh. Tarlac eh, di ba? Hindi siya nanumpa. Nagpasumpa sa kanya eh. Hindi kay Corona. Oo. Si Corona, Chief Justice nun eh. Pero galit siya, no? Mm-hmm. Pero nandun si Corona, imperness ha, nagpunta ron. Punta. Para maging witness siya. Kasi manunumpa siya eh. At itong oath-taking o inauguration na gusto ni Duterte, kakaiba na naman. Gusto niya bukod. Kasi dati pala, sabay yan ano? Sabay. Magkasunod. O mauna yung Vice President. Siyang climax. Pero sa isang venue lang. Sa isa lang, Ngayon ho, ang gusto raw ni President-elect Rodrigo Duterte, hiwalay na inauguration, ha?
At ito na naman, sabi nga sa inyo, itong si Duterte, may pagkahistorya nito eh. Mm. Mahilig gumawa ng history. Kauna-unahan po ito sa kasaysayan na itong dalawang, yung first highest at second highest official of the land, manunumpa sa magkahiwalay na lugar. Si Lenny Robredo ba saan? Hindi pa sinasabi. Hindi, may sinabi ng lugar niya sa Malolos yata eh. Malolos ba? Alam ko sa barangay captain din manunumpa eh. Hindi, yung mag-o-officiate. Pero yung venue, hindi ko alam kung parang, natandaan ko, parang doon eh. Mm-hmm. Yung binanggit nung una, nabanggit na yan eh. Mm. Iba yung mag-i-induct, di ba? Ay, mag-i-induct sa kanya, gusto niya. Ah, sa kanilang lugar. Sa kanilang lugar, oh. Sabi dapat, ko. Pero hindi, ibang lugar niya gagawin eh. Mm. Eh, si Noy-Noy man eh, nagpasumpa sa kanya, barangay chairman, sa Luneta ginawa eh. Mm. Hindi naman sa Tarlac eh. Mm. Eh, ang barangay chairman na eh, taga-Tarlac yun eh. Oh, eh, si Erap naman, dito manunumpa ho, sa illegal terminal. Sa Loton. Oo, kasi mamaya pag-usapan natin yung kay... Erap na yan kasi ho, mga kaibigan, ewan ko, si Erap daw eh, kwan eh. Anong tawag to? Nagkaroon daw siya ng leksyon. Oo, sama ng loob. Noong nakaraang halalan. Oo. Ha? Hindi raw dapat nagtitiwala. Mm. Masyado raw siya nagtiwala. Ay buti nga eh, mga kaibigan eh. Meron pa palang si Erap na kwan, meron pa pala siyang anong tawag dito, yung pagpapahalaga sa tiwala. Oo. Ay samantalang siya yung number one na hindi dapat pagkatiwalaan. Oo nga. O, sipin mo yan. Kaya totoo rin yung kasabihan eh. Yung magnanakaw, talagang galit sa kapwa magnanakaw yan. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ito namang kwan na bagong batas sana, mga kaibigan, na nagtataas para sa sweldo ng mga nurses. Ang alam ko yung ceiling nung kanilang sweldo, 25,000 yata eh. Uh-huh. Eh, meron panukalang batas, mga kaibigan, na ano, na itaas, ha? Mm-hmm. Eh, alam mo na, kasi ang mga nurse dito, nagsisilayasan eh. Oo, sa baba ng sweldo. Dahil una, mababa na ang sweldo, mga kaibigan, wala pang mapasukan. Oo. Ayan, pero binito ito, kasi nagbanta yung mga... may-ari ng ospital. Ayun, o. Pagka naisa batas yan, eh magkakaroon sila ng parang protesta. Malulugi raw sila. Oo, mga kaibigan. Ang ano niyan? Kasi ang gusto ng mga negosyante, kawawa naman yung mga negosyanteng may-ari ng ospital. Ako naaawa dyan. Kasi kakaawa naman sila dahil gusto nila, sila lang ang kikita. At ayaw nilang mababawasan yung kita nila. Yung kita nila. Ang gusto lang nila, madadagdagan lang. Kawawa naman din sila, no? Ang talagang ceiling nila, yung pinakaano nila lang eh, tinatanggap, 15,000 to 18,000 eh. Doon sa panibagong batas, magiging 25,000 ang minimum, no? Yan ang binito ni ano? O, kung taunan po ito, annual compensation, eh magmula po sa dati na 228,924. Ito na yung ano, ito yung miiral eh. Mm. Di ba? E tataas sana ng 344,000. No, hiro mo. Eh, konti lang din ang diferensya. Oh. Kung tutusin mo. Mm. Mga kaibigan, nung gustong itaas. Pero hindi po ano yan eh. Hindi po pinirmahan. Sino, ano ba pangalan nung presidente?
Mr. Vito. Hindi, ano pangalan? Ni? Nang presidente ngayon. O, si Noynoy Aquino. Hindi, yung buong pangalan. Benigno Simeon Aquino III. Huli ka na. Kasi hindi mo pala alam, nagpalit ng pangalan. Ganun ba? Benito. Ang pangalan ngayon niya, yun, Benito Aquino. Marami na siyang Benito, mga kaibigan. Yes, yes. Ay, tamang ibito yun. Kasi yung Benito niya, yung sa SS, yung increase sa... Na 2,000. Additional 2,000 sa mga sa senior, pensioner. Senior citizen. Isip mo, pinanginayangan mo yung pera nila. Pera nila yun eh. Wala eh. Bakit nga kasi nagpapasya dyan? Ayan, it's about time din na pag-aralan na rin itong mga trust fund na yan, katulad ng SSS, katulad ng GSIS, katulad ng OWA, mga kaibigan, na bakit hindi po tayo makapaglagay ng mga magpapasya para sa kanila yung galing din sa hanay nila. Kasi ang namamahala, hindi naman halimbawa, sa GSIS, hindi naman member. Yung inuupo, yung mga opisyales, yung mga board, ganun din sa SSS. Hindi naman sila yung regular na miyembro ng SSS. Yung mga pangkaraniwang miyembro, dapat doon natin kinukuha ang majority ng mga umuupo sa board upang nasa ganun, hindi sila dapat pinakikialaman ng presidente yung kung saan gagamitin ang pera. Ha? Isusupervise lang ng gobyerno, pero not necessarily, pwede nilang panghimasukan na hindi pwede yan. Sa kapakanan yun ng ano eh. Nung miyembro. Nung miyembro, bakit hindi po pwede? O sino ka ba? Di ba? Ang miyembro, walang pakialam. Sino nangyayari? Sino ka nga? Presidente ka nga? Ngayon? Pera namin ito eh. Ano pakialam mo sa amin? Kung gusto namin magpadagdag. Dapat ganun. Kamukha din sa OWA. Para hindi ninanakaw yung pera. Yan, mga dapat i-restructure na yung mga yan. Pagbabaguhin na yung mga kwan yan eh, mga charter niyan eh. Mga kaibigan. Napasukan ng corruption eh. Pinakikialaman kasi ng presidente, sino makakaalam ng mabuti para sa miyembro? Siyempre, di sila. Alam nga namang ikaw. Hindi ka naman pangkaraniwang miyembrong kamukha nila. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ito nagmamagaling naghuhugas itong kuan itong Manila Police District, mga kaibigan. Natila po ay nagbabangon puri o kaya nagpapakitang kuan may ginagawa sila laban sa droga. Pero ang nahuli na naman nila ay piyait. Piyait ito eh. Mga kaibigan, no? Yung mga ano lang, yung mga gumagamit lang ng droga ang kayang hulihin ito. Bali ba eh, yung mga kwa na ito eh, mga patapon na ito eh. Yung nagkalat na lang sa karsada ito eh. Ha? Mas mabuti pa nga sa kanila yung mahuli sila kasi baka mapakain pa sila rin sa city jail. Ha? Kesa po, pagpakalat-kalat sila na pasinghot-singhot na lang ng baka rugby na lang sinisinghot nito, inuhuli na ng pulis eh. Yan na lang, yung mga ano, yung sinisino lang. Pero ito pong nasa pahayagan ngayon, kinukumpirma nung yung mga ating mga pinagsasabi sa isa na naman pong pahayagan. Ito ho.
itong payag ni Binay nung eleksyon na Manila Times. Ayan o eh, it's open season on drug lords in Manila. Manila ho, hindi Metro Manila, Manila. Manila yan. Ha? Ito yung kabisera ng Pilipinas na tinagurian ngayong sentro ng kalakalan sa illegal drugs. Ha? Eh, in-interview daw eh. Yung mga kuano yung isang yung labing isang police station o merong labing isang police station ng Maynila. Oh, mga kaibigan. Mahirap daw yung kanilang tungkulin ngayon. Ha? Na kinakailangan daw ito ha. Kanino kaya galing ito? Itong sinasabi na kinakailangan daw eh magtumba sila, inuobliga sila na magtumba. Ha? Ay, yan ang sinasabi natin eh. Itong si ERAP at saka itong Maynila, eh sabutahi ito kay Duterte. Yan yung sinasabi ko noong isang araw. Ito nga, lumilitaw na ngayon. Gusto nilang palabasin na may direktiba sa kanila ang bagong papasok na administrasyon na kinakailangan magtumba sila ng lima yata, isang linggo. Bawat presinto. Eh sa kada presinto, labing isa po yung presinto na yan, ha? Istasyon ng pulis sa buong Maynila hanggang station 11 ba yan? Oh, mga kaibigan. Ano yan? Sino pinanggalingan ito? Kasi source lang ito. Ito kasing pahayagan na ito minsan naman, eh, hindi natin alam kung totoong may source. Baka source din ng droga yan eh. Sinabi dyan na rampant ang droga sa Maynila. Ayun lang ang malinaw dito. Oo, at saka sabi naman itong ilang polis, yun daw malalaking drug lord, lumayas na. Ayun. <Yun. laughs> Hindi, meron daw silang kota na lima. Pumatay ng lima. Oh, para bang ito ako, duda ko rito. Negative ang title nito, pero merong motibo yan. Mukhang balak po talagang isabutahin ni ERAP at saka ni General Nana si Presidente Duterte. Yan mga pahiwatig na yan, pananabutahi yan. Eh kasi po, bakit naman nila sasabutahi yan? Isipin mo, papatay sila ng lima. Yung bang papatayin nila limang yun eh, sino nag-utos sa kanila? Eh dinideny nung isa, yung isa sinasabi na in-interview nila, eh sinasabi yun daw ang utos bilang pasalubong dito sa sa susunod na administrasyon. Pagkatapos, yung director nila, pinakamataas na opisyal, sinasabing wala raw ganun bago. Na bagong direktiba galing sa krami. Meaning to say, itong balitang ito, ano ito? Kuan ito, mga kaibigan, malalim na pananabutahe ang intention nito labang kay Duterte. Ha? Yun din ang inisip natin nung magsalita si ERAP kamakailan na kuan daw, naglilinis daw sila sa Maynila. Laban sa droga, mga kaibigan. Eh ako, dun lang natunugan ko sa butahe. Kasi trabaho ni ERAP yan eh, manabutahe ng national government. Baka sakaling yun ang paraan para kausapin siya. Pero kaya nila ginagawa ito, ang pangunahing dahilan, suspect kasi si ERAP at saka si General Nana. Nasangkot sila sa pagpapakalat ng illegal na droga bilang si ERAP e protector at si Nana ganun din. Mga kaibigan, yan po yung kumakalat na balita na ang suspecha si ERAP yun. Kumakalat nga yung balita na nilalakad daw
ni Erap sinusubok ang lakaring kay Duterte na ang isang general. Ang general naman si Nana. Kasi po nasa listahan sila ng mga sangkot sa illegal drugs. Meron pa nga sinasabi diyan na tumatanggap general tumatanggap ng protection money mula po sa illegal drugs. Ayan, ha? Edi mukhang guilty para hindi mahalata na sila eh gusto nilang isabotahe. Siyempre, ang paraan diyan isabotahe mo. Para ika nga po eh hindi matuloy kung ano man yung binabalak. Eh ang plano nga, 'di ba, ipatumbay yung mga yung mga pulis. O kaya mapapahiya. Nagbanta nga si Erap kayong tatlong general ng PNP. Nagbanta ni Duterte yan. Resign na kayo. Mag-resign na kayo kaysa mapahiya kayo. O eh, isa na ron eh, mga kaibigan, suspecha ho, kumakalat ngayon, usap-usapang si General Rolando Nana daw po yun. Ang katunayan, napailing si Duterte dun sa pinakahuling pangyayari ng droga, malaking droga, huli raw yun. Na iniwan, kesyo iniwan, inabandona sa loob ng isang sasakyan. Na ayon sa pulis, hinahabol daw nila yung sasakyan na yun at yung driver nakatakbo. Katakbo. Mm. Mas mabilis palang tumakbo kaysa sumakay. Mm. Mas mabilis po yung tumatakbo yung suspect na hinahabol ng mga pulis kaysa nung siya ay nakasakay sa sasakyan at hinahabol siya ng pulis. Hinahabol daw nila. Ngayon po, ganun na nangyari. Kaya nung mabalitaan ni Duterte, imbes na matuwa, dahil 10 kilo ng shabu yung nando doon sa loob ng sasakyan, nagkamot ng ulo si Duterte. Kasi po ang tanong, nasan yung may-ari ng droga? Ano ba yan? Ha? Naglagay ba yan kaya nawala yung may-ari ng droga? Ano bang klaseng drama yun? Hmm. Yung ba talagang hinahabol? O may usapan silang, kunyari, hinahabol, sinusundan, pagkatapos bumaba ka, iwan mo yung sasakyan. May plate number yun eh. Ano ginawang follow-up ng pulis? Sino may-ari? Doon malalaman ninyo na hindi totoo. Ha? Hindi totoo. Yung pong nahuli daw nila yon. Eh baka mamaya kasama sila ro, alam nila yon. Sinabi nila, mahigpit na ang kampanya ngayon. Huwag na nating antayin, madakip ka pa, baka mamaya pati ko ikanta mo. Ha, damuho kang drug lord ka. Ang gagawin natin, itong drogang hawak natin, ilagay natin sa sasakyan, kunyari nakatakbo yung suspect. O kayo naman mga gunggong na pulis, kunyari ay nasabat ninyo itong sasakyan. Ayan po ang mga drama. Pwede ho yan sa comics tsaka sa pelikula. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ito naman pong Department of Justice, mga kaibigan, inutusan daw ng Malacanang sa pamamagitan nitong si Mildred Yovela Umali Hermogenes. Lintik ang umali sa gobyerno ni Noynoy, no? Talagang umani. Dami, no? Umani ang mga umali. Ha, mga kaibigan, ano ha? Ay, taga San Beda rin yung isang umali. Ewan ko yung iba. Eto ho, ipinag-utos daw ng Malacanang sa pamamagitan nito si Mildred Yovela Umali Hermogenes na mawawala na rin sa pwesto
ang Department of Justice na itigil yung pong paglalabas at pagpirma ng mga kung tawagin po ay Midnight Resolution. O ito yung binabanggit nung kamakailan po na meron daw mga Midnight Resolution na minamadali itong mga nasa DOJ na kasalukuyan pong nandyan eh si Caparras. Eh siguro kasi nga po alam nyo na eh dahil bababa na may papasok ng bagong administrasyon eh pwedeng maging pera po eh yung mga kaso eh. Ha? Pwede kang pumabor sa pamamagitan ng mga resolusyon kung sino gusto mong paboran. Ha? Lalo na kung ang papaboran mo eh mga may pera. Oh. Eto na. Ang sabi po, mga kaibigan, specifica itong order, hindi po ito general o para doon sa lahat ng mga Midnight Resolutions na pinagkakapirahan ngayon, balitang pinagkakapirahan ng mga state prosecutors at ibang mga prosecutors ng Department of Justice. Oh, eto, very specific lang itong order ng Malacañang on a particular case. Sa isang kaso lang, mga kaibigan, ito'y para lamang direktiba ito ng Malacañang na itigil ng pinatitigil ang DOJ sa ano ho, sa pagpapatupad ng resolution na kung saan po, mga kaibigan, eh masasampahan ng kasong qualified theft. 8 counts, ha? 8 counts of qualified theft. Eh 1 count pa lang ng qualified theft. No bail ho yan eh. Ito ho'y 8. Pinatitigil. Eh kung ito ha, mga kaibigan, ang involved dito sa kasong qualified theft na 8 counts o 8 beses na qualified theft ay itong si ano Juan yung nanalo daw sila na party list itong Juan Pacman ang kinatawan niya na si Michael Romero. Yung anak ni ano. Yung Michael Romero ay anak po yan ni Regis Romero na may-ari ng Harbor Center Port Terminal. Etong negosyong ito ay pinag-aawayan nilang mag-ama. Sa madaling sabi, magkaaway po dito ay mag-ama. Itong Regis Romero na nagdemanda at ang idinidemanda ay anak, ha, sa qualified theft. Meron namang ibang instance nang nagdidemanda itong anak. Ito ay demandahan nga ito eh. Pero ang mapapaboran dito sa kasong ito, base sa direktiba ng Malacañang ay yung anak ni Romero. Oh, eh bakit ang Malacañang nangimasok dito? Wala na kayong ano dyan, pakialam dyan. Eh kung sa bagay, ano yan eh, department yan. Kaya, ano yan, extension din ng presidente yung ano eh. Pwedeng baliwalain eh. Oh, pero bakit, ano ngayon ito, talamak daw ngayon itong Midnight Resolutions, eh bakit dito lang? Bakit dito lang sa kaso ni Romero? Ito'y away ng mag-ama ito. Eh. Oh, diyan lang nang imasok ang Malacañang. Doon sa ibang resolution ginawa, wala silang sinabi. Dapat sana lahat. Hindi sila pwedeng pumirma. Lahat ng Midnight Resolution. Eh kung sa bagay, ito'y marireview rin. Pagpasok ni incoming secretary Vitaliano Aguirre, eh siyempre,
re-reviewin niya lahat yan. I-inventaryohin yan. Sinabi niya yan, eh. Lahat yan. Titignan kung itong mga midnight resolutions, eh di ba, meron tayong mga midnight appointees, meron tayong mga midnight contracts, yung puro ano yun eh, puro mga labag yun ha, sa batas. Bawal yun eh. Bawal sa batas yun. Kaya ito, pero ang nakapagtataka, nakatatawag ng pansin, masyadong interesado ang Malacañang. Ang Malacañang dyan sa mag-amang Romero. Magkano ba yan? Malaking pera pinag-aaway. Ha? Isipin mo, makukulong ito kung mapipirmahan yung resolution. Akalain mo kulong si Romero kasi wala pong piyansa ang kasong qualified debt. Ha? Bakit ang hindi nyo madaliin yung napakatagal na kuhan? Ewan ko kung pipirmahan yan ha, ni Caparas. O kaya ng mga tauhan niya. Merong isang kaso ng qualified debt dyan eh. May isang kaso ng qualified debt dyan, ha, mga kaibigan. Hanggang ngayon, ilang pung taon na yan, hindi mapirmahan. Ewan ko kung bakit. Oh, yun ang dapat mapirmahan eh. Naabangan ko yun eh. Yung qualified debt na yun, na magnanakaw, ha? Di ba pag nanakaw yun? Wala pang nangyayaring resolution. Oo, wala pa eh. Rekomendasyon man lang, wala eh. Yan. Yun ang tanong natin, ha? Bakit ang Malacañang po ay masyadong interesado dito sa kaso ni Regis, nung anak ni Regis Romero. Oh. Ito raw si Quezon City Assistant State Prosecutor Susan Dacanay. Idinispish yung qualified tape complaint laban kay Romero at sa kadalawa niyang kasamahan. Pero, si Caparas mismo, ha, nagpalabas ng resolution noong June 13. Eka, commercial muna raw. 2016. Kwanho, binabaliktad yung resolution na nauna. Kami po'y magbabalik, mga kaibigan, pagkatapos lamang ng ilang mahalaga mensahe sa ating po pagbabalik, sabayan po tayong mapapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. The doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Ray Salinal Jr. tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Be part of the revolution! Be part of the revolution! One, two, three.
ano, pagpapahingain natin yung underground river. Kagapalit yan, mag-workshop yung mga kabataan ng Puerto Princesa, Palawan, ng mga arts, writing, photography, filmmaking, lahat-lahat. Ayan, kaya maganda kung supportahan nila tong Isla Revolution, pare, good. So, bawat isang bata, ay mabibigyan ng ganito. Oo. At matututo siya ng isang bagong skill. Ng bagong skill. Na may kinalaman sa sealing. Na may kinalaman sa creativity, sealing. So, imbis ako siya sa salam magpunta ng July 1, 2, 3. Oo. Dito na lang. Dito na lang. The Revolution. Makita-kita tayo doon. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid! Magandang umaga pong muli mga kaibigan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na sa pagtatanghal po ng ating palatuntunan. Napapanood po sa 8Tri TV ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan ng Cable Link TV Channel 7. At ngayon po isabay ang napapakinggan sa impilang DZRJ Radyo Bandido 8Jes sa inyong mga talapitan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talestax. Sa pangalan po ni Rose Nobinario, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan sa mga nais po magbigay ng reaksyon ng ating pong landline. Sa ating himpilan ay 4120288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Sa mga nais magbigay ng kanilang reaksyon. Ayan. At meron tayong announcement po dito mga kaibigan. Magkakaroon po, magsasagawa ng bloodletting project ang 8Tri TV. Inihahandog po ito ng 8Tri Media Broadcasting Network sa pakikipagtulungan ng Dugong Alay, Dugtong Buhay, Quezon City Government, Providence Hospital at Lung Center of the Philippines. Ang 8Tri TV Bloodletting Project ay gaganapin sa July 24. Mula alas 7 ng umaga po yan hanggang alas 3 ng hapon sa Quezon City Hall Catwalk. Ayun. So, sa mga nais po mag-donate o mag-inquire para po dito sa makabuluhang aktibidad na ito, tumawag lang po sa 4120288 dito po sa amin ho. O kaya mag-text po kayo sa 0917-798-8910. Bueno, mga kaibigan, kanina ho nakikinig tayo ng balita sa ibang
himpilan, umagang maga pa lang, nang marinig natin na ito pong isa sa dalawa, yung isa ho na pinaghahanap doon sa dalawang manggagahasa na lumapastangan po sa dalawang kababaihan na naganap nung nakaraang linggo dyan sa Quezon City sa mga pasahero po ng UB Express. Sila po, yung dalawang yun, hinold up, hinahasa pa, binugbog pa. At ang masama ho, mga kaibigan, yung isang babae, yun ang naghahasa yung 22 anyos. Ginahasa yun, pagkatapos, pinagsususuntok ang muka. Alam mo kung bakit? Yung isang babae kasi, na 27 anyos yata, yun ay bagong panganak. Ha? At meron siyang kwan, menstruation, mga kaibigan. Kaya, hindi po siya ginahasa. Yung isa nagpalitan lang. Yung dalawang manyak na kasabwat nung driver at saka yung driver. Ngayon, yung isa po, yung driver, nahuli na. Nauna yun eh. Unang nahuli ho yun. Pagkatapos, kaninang madaling araw yata, alas dos, nahuli na yung isa. At ang magandang balita po dito, patay na siya ngayon. Yan. So, ang laki ng natipid ng pamahalaan sa due process of law na sinasabing yan. Sapagkat siya na rin ho ang pumili gumawa ng paraan para makatipid ang gobyerno. Dahil ayon po sa balita, nang agaw daw ng baril. Oo. Eh, yung mga ganyan, talagang mga agaw ka na ng baril. Kasi, siguradong nervous ka rin. Huli ka na at hindi ka na makakawala. Eh, lahat ng ebidensya nasa ikaw na eh. Ikaw na yung tinuro talaga eh. At nahuli ka. Ang isa pang magandang balita rito, mga kaibigan, ito ah, kayo ho, tignan ninyong mabuti yan. Ang humuli dito, alam ba ninyo, taong bayan, kasama ang barangay. At nung mahuli nila ito, dahil natunugan nilang nandoon sa lugar nila, nagtatago dito sa Quezon City. Meron palang lugar dyan sa Quezon City na ang pangalan ng barangay ay, obrero. Obrero. Kasi meron din sa Maynilang obrero eh. Nasa pagitan ng Maynila yan, tsaka ng Caloocan eh. Yung Barrio Obrero. Ngayon, yung suspect, ang pangalan ho, ito ah, yung alias Buddy, tinuturo nung nahuling isang suspect. Ang pangalan po nito Alpi Torado. Ayun ko, ang Torado. Hindi ko nga alam kung kamag-anak ito ni Dennis eh. Si Dennis Terrado. Ay, iba naman pala. Ngayon, ito ho, binugbog ito ng taong bayan. Excuse me po. Ayan. Ha? Patay po eh. Patay, o. Hindi sa bugbog. Sa baril na matay ito. Mga kaibigan. Pero ang maganda ho, di ba pinalabas sa television ang mukha nila, ipinaplas sa TV. Ngayon, namukaan, taga Barangay Pasuntamo siya dyan sa Quezon City, pero tatlong araw na siyang nagtatago dito sa kung saan lugar siya nahuli. Ha? Yung pala, ayon doon sa report ng mga pulis, eto tinan ninyo, baliwala pulis eh. Kaya lang sila ginaganaan ngayon dahil nakita nila ang pagkakaisa ng mamamayan laban sa mga kriminal. Oh. Isipin ninyo, nahuli siya dahil sa namukaan siya ng mga residente doon sa lugar na pinagtataguan niya. Ha? At lumabas naman yung barangay, may dalang megaphone,
pinagbibigay alam, pinananawagan sa mga residente na baka nagtatago sa kanilang lugar kasi tumakbo eh, nung natunog ang mayroong mga nakakakilala na sa kanya. Eh nagpakalbo pa. Nagpakalbo pa para hindi siya makilala. Eh tatlong araw na po siyang nandoon sa lugar na 'yon. Yung pala, yan lugar na yan, diyan sila nagsasyabu. Mm. Yan pala ang lugar na nagpapat session sila nitong kasama niyang nahuli. Yung una, yung impormasyon na yan, kaya lang nalaman ng pulis yan dahil sa sinabi nito. Pero, ang nakahuli po dito, tandaan ninyo, taong bayan. Kaya yan, binugbog ng taong bayan yan eh. Bago itinan over nila sa mga otoridad. At hindi ano ito, eh, kiniklaim nitong pulis, eh, sila nakahuli. Hindi, ang humuli, taong bayan eh. Kasi nga nakita nila sa kwan eh, sa television eh. Ang magandang balita doon, yung mga mamamaya nagpapakita na talagang galit na laban sa krimen. At pwedeng ika nga, eh, ganito na rin ang reaksyon ng ibang mamamayan sa ibang lugar. Kasi ako'y naniniwala na hindi dito nagtatapos yan eh. Yung dalawang tarantadong yan, na hayok, mga kaibigan, ang pangalan eh, ano, Alpi, at saka yung nakakulong, sino yung isang nakakulong? Ang pangalan naman nun, ay si Juan, ha? Wilfredo Lorenzo. Yun ang pangalan nun. Alam nyo, nung iharap siya sa biktima, yung biktima talagang nag-iiyak. Oo, galit na galit. Pinagmumumura siya, gusto siya sugurin. Ay, yung pamilya eh. Hindi napigilang Juan eh. Ha, saktan eh, yung suspect eh. At nanawagan yung kwan eh, nagsusumamo yung biktima kay Presidente Duterte. Sabi nung ano, kailangan namin ng tulong nyo. Wala nang dapat mabuhay sa ganyan, na ganyan. Maraming mabibiktima. Kaya kong manindigan. Patayin nyo lang siya. Ayan oh, mga kaibigan. Si Duterte tinawagan eh. Hindi si Noynoy. ngayon oh, ako naniniwala kasi ang suspecha ng pulis, meron ding mga pangyayaring ganito bago naganap ito ha. May mga naging biktima na. Meron ng ibang pangyayari sa Rizal, halimbawa, yung isa sa Makati, meron din sa ibang lugar eh. Pero sino ang makapagsasabi na mga kaibigan eh lahat nung yung kung meron man silang ibang nagawa nito eh nagreklamo. Sino makapagsasabing wala na silang iba pang biktima bukod dito? Ang sabi kasi ng pulis eh kaparehong-kapareho yung naunang nangyari sa Rizal at sa Makati, yung modus operandi, iisa. Oo. May dalang, ano, lang. Yung dalawang babae, sumakay dyan sa may bandang Quezon Boulevard, Quezon Avenue, malapit dyan sa, kuan, sa Timog. Ha? May terminal pala dyan eh. Ng mga UB Express. Ba talaga yung terminal, ano? Illegal terminal, mga kaibigan. Yung talagang, pilahan, kung tawagin pilahan. Illegal na. Kulorong na yung sasakyan, kulorong pa yung terminal. At doon nalaman na kulorong. Ngayon, halimbawa man, itong Lorenzo tsaka itong Terrado na to, ang may kagagawa nung, di ba, na umamin na rin itong nahuli. Kaya lang, minalas siya dahil nang agaw siya ng baril. At bangkay siyang itinanghal, mga kaibigan. Eh ang ano ho, ang sa akin ha, ito. Kung ito man,
sila may kagagawan nun sa mga naunang pangyayari sa Rizal, sa Makati. At ito, o kaya, ito lang ang ginawa nila, mga kaibigan. Naniniwala ko, mayroon pa niyan iba. Mayroon niyan. Kasi yung modus, hindi lang sila naka-invento niyan. Katunayan ay matagal nang may nangyayaring ganyan. Kanya nga lamang, walang makapagsabi, mga kaibigan, na walang makapagsasabi na yung ibang biktima kasi, hindi nagre-reklamo eh. Oo, hindi kamukha nito talagang. Ang dahilan, baka ma-iskandalo sila. Lalo lang bibigat ang problema nila, takot sila sa iskandalo. Takot silang mapahiya, di ba? Ngayon, mabuti ito, itong merong nakapagreklamo. Gano'ng karami yung hindi nagre-reklamo? Marami yan. Sa Cavite, daming nangyayaring ganyan, di ba? Iba pa nga, mga taxi pa eh. Maswerte nga lang at hindi ho napatay itong dalawang biktima, no? Yung babae, hindi sila pinatay, mabuti na lamang. Pero binugbog pa eh. Pinagsusuntok sa muka at saka kinuha pa yung kanilang mga kwan, yung mga personal belongings nila. At pinag-withdraw pa yata sa ATM, kinuha yung PIN number. At ang banta eh, sasaktan sila, masasaktan sila lalo kapag wala raw laman yung ATM. Ganun ho ka babait itong mga, itong namatay na ito eh. Kaya baka maawa rito ang CHR eh. Yung human rights, ha? Ewan ko kung ano masasabi nila dyan. Yung Human Rights Commission on Human Rights. Baka magreklamo na naman kayo. Baka maawa sila dyan. Panigan nyo na naman yung kriminal. Case yung investigahan natin, baka nalabag ang human rights dito. Karapatan, tetra. Sa pangaagaw ng baril. In due process, wala. Kung ako tatanungin ninyo, hindi ba nakapanghihinayang ang due process? Kasi yung due process, pera ng taong bayan ang ginagasta dyan eh. Halimbawa, ikaw suspect, criminal ka. Dahil sa iyong CHR, sa Commission on Human Rights, o human rights mo, dahil sa pantay mong karapatan sa batas, dadaan ako sa proseso. Ano yun? Ang proseso dyan eh, pulis. Gagawa ng complaint ng pulis, isasampa sa piskal. Magmula dun sa pulis hanggang dun sa piskal, sino ba nagpapasweldo sa mga yan? Gobyerno. Ang ginagamit na oras niyan ay binabayaran ng taong bayan. Lahat ng dokumentasyon na ginagamit niyan, maliban na kung nangikil yung pulis ng pambili ng coupon bond, para maagawa ng reklamo. Ngayon, pagkatapos sa piskal, pupunta sa huwes yan. Hanggang sa litisin yan. Ngayon, habang nililitis yan, pera pa rin yun ng taong bayan. Anumang kaso yan, kahit na malalaking tao pa involved dyan, politiko pa yan. Lahat ng kaso niyan, puro pera ng taong bayan ang ginagamit dyan. Ngayon, ito mga kriminal na kamukha nito na walang takot kahit alam nila si Duterte na uupo sa gobyerno, mga kaibigan, akalain mong nagagawa nila yung parang baliwala lang sa kanila, no? Ang mga nangyayari ngayon, tung katulad sa droga, alam niyong matindi ang gagawing kampanya ng gobyerno dyan, kaya yung iba rito gusto yung makapagsipsip para wala na rin kumanta at magturo sa kanila, tinutumba nila yung mga nakakaalam sa ginagawa nila. Akalain mo itong dalawang gagong hunghang na ito, itong dalawang hayok sa laman na si Juan, ang Lorenzo, tsaka yung isa, yung driver, yung Lorenzo, yan ang driver nung Juan eh. Oo, yun mismo. UB Express eh. Itong napatay sa pangaagaw ng baril, mga kaibigan eh, ano pala yan? Malaking tao pala yan. Oo.
matipuno ang katawan, matangkad, ah. Hindi siya, one, hindi raw maliit ito, karaniwan lang built. Malaki raw ang built, sipin mo, ganyang kalaki, binubugbog mo yung babae, ginagahasa mo pa. Dalawa silang nagpasasa, oh, mga kaibigan. Eh, ngayon, ang sabi nga natin, yung due process of law, pera natin, eh, gano'ng katagal ho yan? Umaandar ang due process of law. Ba, depende ho yan eh. Pwedeng tumatagal yan dahil sa abogado at pwedeng tumatagal yan dahil sa judge. Ha? Parehong merong ano yan eh. Parehong may mga kwan yan eh. May mga depekto yan eh. Yung abogado at saka yung judge. Kung sa bagay, parehong abogado yan. Kaya't ang kaso tumatagal. At habang tumatagal ang kaso, pera natin ang ginagastos. At hindi mo alam, sa pagtagahabang tumatakbo ang kaso, ang due process of law, eh, hindi mo alam kung mabubuhay pa, kung hanggang kailan mabubuhay ang mga complainant. Di ba? Eh kung magkasakit yan, hindi natin pare-pareho hawak ang buhay natin eh. Mga kaibigan eh, eh may isang araw, ang lakas-lakas mo, bukas wala ka na. Mm-hmm. Oh, hindi ba? Meron dyan, kasabay mo, may sakit, malubha. Hindi, wala kang kamalay-malay, mas mauuna ka pa ron sa meron ng may sakit. Ibig ko sabihin, wala nakakatiyak eh. Ito naman ho eh, alam na alam ng babae kung sino gumawa sa kanya. At alam din nilang ginawa nila yon dahil inamin na nga nila. Wala naman silang pagpipilian dahil may mga ebidensya na tumutukoy sa kanila at tumutugma doon sa nagsasabing sila may kagagawan. Oh, hindi na nila matatanggihan yon. Eh, mabuti na nga at malakas ang loob nilang mangagaw ng baril. Kaya, yung mga kriminal, abay, ganyan na rin ang gawin nyo. Mangagaw na kayo. Mangagaw na kayo pag nahuli kayo ng mga pulis. Kasi, wag nyo nang perwisyuhin itong, ano, itong lipunan. Yung mga ganyang klase ng kriminal, yan ay walang karapatang mabuhay na kasama ng isang sibilisasyon. Masahol. Kahit saan sibilisasyon, hindi sila bagay. Masahol pa sa hayop yan eh. Yung hayop nga, pagka nagsesex, hindi naman ginugulpi yung ano eh. Di ba? Hindi ba kaso natin? Hindi ninanakawan. Hindi ninanakawan. Basta sex lang. Itong mga hayop na to, ha? Ginugulpi na, ninakawan pa, gusto pa mag-withdraw. Bayaran sila. Dahil sa ginawa nila, isin mo kagaguhan yung mga yan. Gusto pa may bayad. Bibigyan natin ng due process. Oh, yan. Due process. Ah. Nako, Diyos ko. Mga kaibigan, oo. Oh. Eh, ako binabati ko yung mga tao ron, ha? Ba, oo. Alam nyo, dapat ito si Herbert Bautista, sa kanyang PNP, kung talaga may mga isip ito, ha? Puntahan nyo yung community. Alamin nyo mabuti kung sino yung mga nag-participate dun. Bigyan nyo ng incentive, ha? Kahit konti. Para lang sa ganun, eh, magkaroon din sila ng kwan ng pride sa kanilang sarili para magtulak sa kanila na mabuti lang ang iisipin nila eh. Magtutulak sila sa kanila para kwan gawin yung kanilang tungkulin sa lipunan. Hindi sila titigil doon lang, hanggang doon lang, kundi sa tuwing merong krimen sa lugar nila, eh, kuwan sila. Aktibo sila. Ha, mga kaibigan, para pangalagaan ang kanilang sarili at ang kanilang komunidad. At ito'y magbibigay ng inspirasyon sa iba. Sa ibang pangkaraniwang mamamayan na magkaroon ng ganoong klaseng pagmamalasakit para sa kanyang sarili at sa kanyang komunidad. Oo. Yan po ang importante dyan eh. Magagawa natin yan kapag ka ang, halimbawa, local government o katulad ng Philippine National Police. Kung ako si President Duterte, papupuntahan ko na yun eh.
Well, hindi ko naantayin si Herbert. Baka unahan pa ako niyan eh. At saka nitong mga pulis na mapagpanggap. Huwag na. Magpapunta na kaagad doon dapat si Duterte at saka yung kausap natin kahapon na incoming secretary ng DILG. Pagbibigyan nyo ng certificate, yung mga nag-participate, bigyan nyo ng konting cash incentive, yung barangay nila, ano ba ang pwedeng gawin doon? Magandang barangay ito. Pwedeng maging pilot barangay ito. Maging halimbawang barangay ito sa buong Pilipinas. Ano ang kailangan natin ilagay dito? Dagdagan natin ng CCTV? O ano pa? Abay, maliliit na bagay lang yan. Eh, pwedeng hindi nga manggaling sa gobyerno yung perang yan eh. Kung may mga negosyanteng, ano, yung mga, may mga mabubuting kaloob, at makakatulong ito sa negosyo. Oo. Ayaw ba nilang mabawasan ang krimen? Peace and order yan eh. Oh, pag nababawasan ang krimen, bumababa ang crime rate, ang unang makikinabang negosyo. Dahil walang hold up sa inyo. Walang gagawa ng masama sa inyo. Matatakot gumawa ng masama. Kaya, dapat din yung mga may kaya, yung dyan sa mga community ganyan, magkaroon din kayo ng ano, ng malasakit sa mga taong ganyan na tumutulong sa kanilang komunidad. Ha? Para tamasahin natin ang hinahanap nating tahimik na lipunan. Ha? Eh, kailangan mo talaga. Yung mga kriminal naman, ang payo naman namin sa inyo, abay, mag-aral kayo kung paano mangagaw ng baril. Galingan nyo kasi mga kaibigan yan ang gusto namin eh. Kasi last, ano mo na yun, makukulong ka rin lang. O, di ba? Abay, mangagaw ka na ng baril. Sabi nga nung isang, magdi pa nangagaw ng baril yan. Sino? Nakakulong ngayon. Ay, hindi marunong yun. Pero yun, ang balita ko, tumatalon yun. Magaling tumumbling yun, balita ko. Pati building yan, baka pwedeng. Kasi, tsaka yun, alam mo yung mangagaw ng baril, meron kasi ayaw nung nakakarinig ng putok eh. Maingay daw eh. Oh, kaya yung kuhan yung mas maganda yung parang Spider-Man tumatalon sa kuhan sa building. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag it's a minute with Mivik and that. It's 9:30 BBC Minute. This is still a developing BBC story. Minute is the world's news story in 60 seconds. BBC Minute, the world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Be part of the revolution. Be part of the revolution.
This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyu may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Kanina ho, pinag-uusapan namin doon sa unang bahagi ng ating programa. Natama ang ginawang pasya ni President Rodrigo Duterte patungkol po sa appointment dito kay Attorney Salvador Panelo, ha, na dahil po doon sa iskandalong ginawa niya dyan, pati pangalan ni Duterte ay inaladkad niya sa pakikipagtalo sa isang parking attendant. Kaya yun po, kumalat siya, nagkalat siya ng gusto sa mga social media. Ayan. So tama, sapagkat siya ay inilipat. Hindi na ho siya ang spokesperson o spokesman. Gaya ng naunang ibinigay sa kanyang tungkulin. Ang tungkulin niya ngayon ay? Legal counsel. Legal counsel. Legal counsel pala yan. Counsel, ha? Eh, kung tutuusin po ninyo, dahil abogado nga yan, pero kumpara kay Duterte, eh si Duterte, ano na yan? Bihasa sa batas yan. Magaling yan. Nini Butlig, wala si Salpanelo ron. Kaya siyang nilagay doon, matalino ho talaga si Duterte. Kung tutuusin ninyo, ha? Bakit ho? Eh kasi yung binigay niyang pwesto kay Juan eh. Kay Panelo eh. Bagay na bagay. Bagay oh. Bagay na bagay, hindi dahil magaling si Panelo. Kung hindi, dahil sa hindi na mahihirapan si Juan, si Duterte kapag ka meron siyang kailangang ikonsulta, yung ihingi ng ibang opinion, eh I'm sure kasi po yan. Yung mga presidente, lahat ng concern niyan eh. Siyempre. Di ba? Lahat ng problema niya yun eh. Oo. So, halimbawa, merong papasyahan na legal. Ay, Panelo, halika nga sandali. Pero sa isip ni Duterte, siyempre, abogado siya, meron na rin siyang nasa sa isip. Kaya lang, gusto niya pang pakinisin eh. Oo. Yung iniisip mo, halimbawa, at gusto mo pa rin i-challenge yung sarili mo. Parang gusto mo ng devil's advocate. Eh, kailangan mo si Panelo. Panelo, yun. Dahil mukhang devil yan eh. Este, ano, devil's advocate, ibig ko sabihin. Ngayon, eh, hindi siya mahihirapan. Kasi po, kakailanganin niya si Panelo, parang ano, anong tawag doon? Sinasabi mo kanina? Asintahan. Gagamitin asintahan. Alak ko, ayos to, tama. Para malaman. Para matumbok eh, di ba? Ang gagawin niya, alimba, sinabi ni Panelo, dito tayo sa puti. Ang gagawin ni Duterte, bay, dito ako sa itim. Tama yun eh. Tama yun. Pag sinabi ni Panelo, dito tayo sa itim, dito ako sa puti. Ayan, ganyan. Ganun lang ang labanan yun. Sukatan. Oo. Gagawin niyang barometro na talagang tama magiging pasya niya. No? Kaya pakikilabangan din eh. Tsaka magandang ano yun ha? Ano yun ha? Kung tawagin niya eh, yung pasya ni Duterte na ilipat si Panelo, yan eh tinatawag na ano yan eh, Solomonic wisdom. Oo, Solomonic. Diba? Eto si Panelo, si Siba. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa
Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Hindi ko tuloy maasinteto. Lagi ko nagkakamali. Dapat nandiyan si Panelo. Para maasinta mo. Mga ganun lang yan. Ay, may babatiin muna tayo, ha? Pinababati ni Chris Makalinaw ng Tondo. Birthday pala niya ngayon, ha? Binabati po natin si Jazz Francia. Ayan, ang pagbati ay galing kay Chris Makalinaw. Narito po ang aming pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan, sa Maynila po naman. Aba, si Erap, ang sabi niya, ano raw, natuto raw siya, meron daw siyang natutunan. Meron daw na ituro sa kanya. Yeah. Alam mo talagang kuwan eh, no? Yun daw May 9 election. Nakarang election. Oh, ano na, daw natutunan niya? Natutunan niya raw yung wag masyadong magtitiwala. Ha? Sino ba tinutukoy? Eh, sabi po, mga kaibigan, ito yung madalas natin binabanggit, di ba? Oo. Araw pa yan eh. Ay, bago mag-eleksyon, ano sabi namin sa inyo? Aba, Rap, hindi ka nakakasiguro dyan sa paligid mo. Mga kasama mo. Mga taga-Maynila lahat dyan eh. Yung mga konsyel na nakasabit sa'yo. Yung si Isko Moreno, yung si Hani Lacuna, iisang pisayan eh. Lahat dyan galing sa grupong umasenso sila. Maynila, hindi. Kumpara sa Manileño. Ayan po, mga kaibigan. Ngayon, ang sinasabi ho natin, kung papipiliin mo sila na magiging, gusto nila maging mayor, eh hindi si Erap yun. Paano nangyari yun? Eh sila ang kasama ni Erap. Oo, pero may mga ambisyon din yan eh. At saka unang-una, sila taga-Maynila, si Erap hindi. Ginamit lang naman nila si Era para makuha nila yung gusto nila. Baka pag nakaw sila, mga bagay na hindi nila magawa sa matinong administrasyon ni Mayor Alfredo Lim. Hindi nila magkalokohan nila nun. Hindi sila makapag-extortion sa mga negosyante gamit ang resolution o city ordinance. Mga kaibigan, so you know, temporary tactical alliance ang ginawa nila. So, noong nakaraang alalan, natuklasan ni Erap, tama tayo. Bakit? Ang sabi ho natin eh, kung yung mga yan, tawasin mo man yan, sa kaibutura ng puso niyan, ng kaluluwa niyan, mas gugustuhin niyang nilang manalo si Mayor Alfredo Lim kesa kay Erap. Dahil kung si Erap ang mananalo, hindi na aalis to eh. Sa pwesto, wala na kaming pagkakataon. Dahil kung magpasya man si Erap na tumigil sa pagtakbo, ibibigay niya lang yan sa mga asawa, sa mga anak, at sa mga apo. Oh, saan pa kayo papasok? Ha? Kung hawak na lahat ni Erap ang kapangyarihan sa lungsod ng Maynila. Kaya pinakamagandang manalo dito ay si Mayor Alfredo Lim. Kaya kami naniniwala, hindi man tumulong kay Mayor Alfredo Lim yung mga kasama ni Erap
mga kaibigan, aba, pinagdasal niyan, wag manalo si Erap. Hindi ba? Yun nga po ang hinanakit ngayon ni Erap. Ha? Bakit nangyari yun? Eh kasi hindi ka naniniwala sa amin. Ngayon, maniniwala ka na. Mm. Oh, ito. Ang sabi niya, meron daw siyang natutunan yung hindi dapat masyadong magtiwala. Ha? Dahil ang nakuha niya lang na boto, muntik siyang matalo raw. Hindi ka naman nanalo eh. Muntik. Ang totoo, hindi ka muntik manalo, hindi ka pa nananalo. Dahil ang katotohanan, may protestang tumatakbo laban sa iyo. Sa Commission on Election, nandaya kayo. At sa kabila ng pandarayang yan, yung lamang na, yung lamang na nilamang niya. 2,000. 2,000 mahigit. Ganun. Eh, hindi pa tapos bilangin, ipinroklama ka na ni Togonon. Mm-hmm. At saka na mga kasama nila riyan. Mga kaibigan, kaya nakaprotesta kayo ngayon. Yun daw kunyari, ako nagkukunyari lang to eh. Nagkukunyari lang siyang naghahabol siya doon sa konti. Alam niyang yun ang magiging resulta eh. Dahil ginapang nila yan eh. Para magkaroon ng semblance na paniwalain ng taong nanalo siya. Ha? Naintindihan mo ba ang ibig sabihin? Ano ito? Nagdadrama siya? Oo. Hindi magdaramdam ng ganyan si Erap. Kung totoong nanalo siya kahit na margin 2,000. Kaya hindi magdaramdam yan. Alam na natalo siya. Nagdadrama siya? Yan. Kaya ngayon, sinisisi niya, ang pahiwatig niya, si Isko Moreno yun eh. Wala namang iba eh. May grupo si Isko Moreno. At saka, ang sinasabi niya, bakit daw yung kanyang katandem naging overwhelming ang nakuhang boto at inilamang sa kalaban. Samantalang siya daw ay 2,500. Kaya niya sinasabi yung para magkaroon ng legitimacy kunyari sa tingin ng taong bayan na siya'y nanalo. Konti nga lang lamang. Ay konti lang nilamang. Kunyari, ano pa siya, yung bitter pa siya sa konting inilamang niya. Pinalilitaw niya ngayon dahil may protesta eh, dahil bubuksan ng balote eh. Magbubukas ng mga balote eh, magkakaalaman dito eh. Kaya niya kunyari, pinalalabas niyang may hinanakit, pero parehong totoo yun, may hinanakit, at saka pinalalabas niyang nanalo siya. Yan ang totoo niyan, mga kaibigan. Ito pa masama. Nagbiro pa raw eh. Ang sabi niya, yun daw mga kuhan, yung mga nagsilipat sa ibang partido. Hindi niyo ba alam na wala ng durian sa Davao? Bakit daw? Anya? Kasi puro balimbing na dun eh. Pati sa mga balimbing, naiinggit siya eh. Isipin mo, inggiterong tao ito, samantalang siya yun. Siya yung gustong bumalimbing, hindi lang nagtagumpay. Hindi kalang siya nakapasok. Naiinggit siya dun sa mga bumalimbing na nagtagumpay. Kasi po, mga kaibigan, di ba immediately, the following day after election, nagpakabit si Erap ng mga streamer sa buong Maynila. Billboard. Litrato na. Litrato ni Duterte. Pinagsama niya ron. At saka nagbigay siya ng statement na kesyo gusto niya manumpa kay Duterte. Malacanang. Kesyo pagbigyan si Duterte. Nagsisip-sip siya. Gusto niyang bumalimbing. Akala niya kakausapin siya ni Duterte. Mga kaibigan. Ano palagay niya? VIP siya? Pareho anya kami niyan kay Duterte. Mayor na? Siya naging mayor, presidente. Ako presidente, naging mayor. Dati naman siyang mayor. Bagay. Yun ang ginagawa niyang example. Ngayon, kung ano-ano ang pinagkukonek niya. Ikaw nga itong
sobra pa sa balimbing eh. Oh. Ha? Yung sa'yo, balimbing na, may kasama pang kikil. Di ba yung kikil, may kanto rin yun? Mm. Ha? Daming kanto nun. O, mga kaibigan. Mm. Eh, siya number one yan. Gusto niya yung pagsisip-sip, pagkailangan, siya lang ang gagawa. Hindi pwedeng gawin ng iba. Parang pag nanakaw, yung sinabi niya nung hinold up nila si Alfonso Yuchenko, di ba? Sabi niya sa negosyante, o dun sa mga tuta niya, na nagkapera kay Yuchenko, kay Pangilinan. Pangilinan, no? Ang sabi, eh, bakit kayo kumukuha ng ganyang pera? Hindi naman kayo presidente. Magpresidente muna kayo. Kasi tumanggap siya ng 1 billion. Ay, ang naliitan. Ha? Eh, nabalitaan niya, nabigyan din si Mark Jimenez ng $50 million. Ba? At meron pa na nabigyan, nagkapera doon. Para pagkaisahan nila na hold the pin. Ha? Literally, hold the pin. Ha? Si Juan, si Alfonso Yuchenko, yung may-ari ng RCBC. Ha? Dahil yun po ang merong malaking share sa PLDT na gustong kunin ni Manny Pangilinan. Ang ginawa, hinold up nila para kay Manny Pangilinan yung share ni Yuchenko. Mm-hmm. Ayun. Marami pang kwento yun, pati yung ipinambiling pera ng SS, ipinambili ng shares sa PLDT na ibinigay din kay Yuchenko. So, madalit sabi, pera ng gobyerno, mga kaibigan. At pera ng mga miyembro ng SSS. Ayan. Ang sabi, puro balimbing daw yun nasa Davao. Paano? Inutusan niya ron yung kanyang anak na si JB para magsip-sip kay Duterte. Hindi yata hinarap. Ganon din si ER Ehersitong Talunan sa Laguna ay mga kaibigan na nag-a-apply daw maging tourism. Eh, Jesus Mar Yosef, ha? Pagka yung mga yan, ha, pues, naku, Jesus Mar Yosef. Bantayan na lang ho natin si Duterte. Huwag tayong pumayag na hindi magtagumpay ang gobyerno. Yun ang paraan. Magbantay tayo. Pag nakita ninyong may mga pumuposisyon na walang gagawing mabuti, ha? Makakasira kay Duterte, punahin nyo si Duterte. Para na sa ganun, huwag ituloy. Tignan ninyo nangyari kay Sal Panelo. Di maagang-maaga natuklasan na may tendency itong mag-abuso sa kapangyarihan. At ipapahamak ako nito kung ito ang spokesman ko. Oo. Kung ano-ano pagsasasabihin nito, ha? Kaya dito ka na lang sa Presidential Legal Counsel. Yan. Hindi magsasalutayin dyan. Total, mas magaling akong abogado sa'yo. Alam ko naman ang sasabihin mo rin eh. Kailangan lang kita dyan dahil para meron akong ano, meron akong asintahan. Ayan, ha? Hindi ho kasintahan, asintahan. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magbabasa po tayo ng mga text sa atin, no? Galing ho sa, ang last numbers niya ay 6868. Operation Bloodbath, Drug Lords. Who will kill the most notorious drug lords in Ilocanjat? Chabit Singson, Bonito Singson, Ronald Singson, and Ryan Singson. With the liquidation of the, ano yan? Scourge of? Ilocanja. Chabit Singson, the Ilocanos will be liberated, finally. Thank you, President Rodrigo Duterte. We will forever be grateful. Yun. Ito, illegal drugs in Manila. ERAP is the protector and General Rolando Nana is the collector of ERAP in Manila. Yun.
Parati ko nakikinig sa program mo tuwing 9 a.m. to 10 a.m. Sabi ni Jerry Marquez ng Upper Bikutan, Tanyag. Ayun. Salamat po, ah, Mr. Marquez. Bilang isang ama ng Pilipinas, dapat lang ayusin natin, hindi lang ikaw, lahat ng mga cabinet members, halal ng tao. Bawat galaw mo ay nakatutok sa iyo, ang mga tao. Dahil sa binitiwan, salita ay marami nagpanik na tao, lalo na buko marami illegal, ayaw. Saan ba nila gusto yung pera? Hindi ba nila alam may limitasyon ng buhay ng tao? Magsalita ka ng tama, mali. Kaya huwag maging mapusok sa bawat kinagagalawa ng bawat isa. This is really Kapersi Peter Rose. Ano yun? RR ng Caloocan City. RR, ah, ng Caloocan. Hindi ER, ah. Oh, basahin mo nga yan. Gago si Soto. Ano ko, Diyos ko naman. It is mandatory drug test. Ito kaya sa LTO. Sa LTO kaya ayan ang lalakas ng loob ng mga drugistang driver, dumami din mga aksidente. Yung mga rapists, nare-rape din sa Oblo, mga yan. Pag nakakabingi ka, tahimik ka ng CHR sa mga biktima ng krimen. Itong CBCP, ayon ng Bitay, eh, si Rizal, pinatay ng simbahan. J.M. Pabular. Hindi naman binitay. Bitay yun, ha? Oo nga. Firing, by death, ha? Ah, by firing squad. Oh, good day po. May bago na pong pangalan ng COMELEC. Ito po ay COMEX, Commission of Extension. Ngayon lang po ako naniwala na no one is above the law. Maraming salamat at mabuhay kayo. Efren Marquez, Santa Maria Bulacan. Ang dapat gawin ni Presidente Duterte dito sa Colorum driver, Wilfredo Lorenzo, tang kasabot niya si Buddy na ginahasa ng 4 hours ang 2 babae pasahero, habang nakasyabo sila, ay putulin mga ari, kamay at paa nila. Winasak niya ang buhay ng 2, pati buhay ng pamilya nila. Kung may umangal na taga-CHR o mga dilaw sa palasyo na protektor ng droga, sama sila na putulan din. Panahon na para matakot ang mga kriminal. Alam ba ninyo, teka ito ha, alam ba na ilang ba't nagalit si Duterte sa mga pare? Bakit? Eh, hindi, tinatanong ko nga, baka alam mo. Hindi mo alam. Hindi ko alam yan. No? Ganito yan. Ang totoo niya, nung araw po, may pagkakataon si Duterte eh nagkumpisal sa pare. Pumunta siya sa simbahan eh. Sabi ko ni Duterte, Father, pwede ba akong magkumpisal? Sabi nung pare, oh sige, ano bang kasalanan ng nagawa mo? Ano eh, Father eh, nakapatay ho ako. Ha? Kapatay ah? Oo, 10 ho ang napatay ko. Sabi ni Duterte. Sabi nung pare, ano? Eh bakit mo naman sila pinatay? Eh sabi ho eh. Eh kasi Father, naniniwala daw sila sa Diyos. Kaya niya pinatay. Eh, ano, kayo ba, Father? Naniniwala ba kayo sa Diyos? Sabi ng pare. Ba, hindi, no? Yun, kaya pala galit siya sa mga pare. Sinungaling. Eh, bakit pili tinanggal sa pagkagoberno na Laguna si ER? Dahil sobra daw, ginastos niya sa kampanya. Yun, tama, yun kasi. Batas talaga yun eh. Overspending. Huwag kang gagasta ng labis. Oo. Eh pero pag si LP at si Mar ang late, magsumiti ng social extent. Kasi nga ho, mali ang batas na yun. Isipin mo, nanalo ka. Halimbawa, kahit ikaw yun, kahit ikaw yung tumakbo, kahit si Era pa yung tumakbo, kung nanalo. Tapos dahil lamang sa sose, ha? Na-late ka lang, ano ka na, hindi ka na pauupuin? Eh, katarantaduhan, yun ang katarantaduhan na batas. May mga batas po na dapat baguhin. Kung bawal, ipatupad. Oh, pero extension lang ang pinag-uusapan dito eh. Hindi lang nakakomply, para ka nagbabayad ng buwis. Di ba, batas din magbayad tayo ng buwis? Kaya taon-taon nagbabayad tayo ng buwis.
Pag nag-buy ka ng buwis, pero lumagpas ka sa deadline, sisingiling ka na ng tinatawag na penalty. Oh, ganun lang yon. Magbabayad ka lang ng penalty. Alin, kung tutuusin mo, yung mga bawal, yung mga pinapatupad na ordinansa, eh katulad sa Maynila, overacting eh. Kasi nagpapasikat si Lucky Duterte. Oo, bakit ngayon nyo lang lahat ginagawa yan? Yung mga pagpatay sa droga. Ba't ngayon nyo lang lahat ginagawa yan? Yun ang tanong eh. Ang tagal na yan. Di ba? Ba't ngayon lang? Meron kayong agenda lang, di ba? O katulad yan, yung curfew. Tandaan nyo ha, ang ordinansa, batas, doon lang sa lugar kung saan ipinatutupad yun. Hindi naman national law yan eh. Yan, pwede pa rin questionin yan. Tandaan nyo yan. Mababang batas yan. Ordinansa lang yan eh. Doon lang yan eh. O, yung bang mababang batas eh, pwede labagin ang karapatan ng isang tao? Yan ang tanong. Pero tayo, pumapayag, huwag lang abusuhin eh. Hindi katulad dito sa Maynila, walang ya. Talagang kidnapper to mga walang yan to eh, itong DSW. Akalain mo yung bata, karga-karga ng nanay, inaagaw mo yung bata. Ano yun? Kidnapping yun ah. Papasok na bagyo sa mga susunod na buwan, pakiusap ko sa kilalang network kung magre-relief kayo ng walang papogi at paganda. Hindi yun. Huwag kayong manghingi. Oh, sabi ni Norman Texon ha, na Sampaloc. Mas maganda o ipanawagan nyo, huwag kayong manghingi. Di ba? Eh, nangihingi kayo tapos eh, hindi naman nyo dinideklare. Di ba? Yung mga hinihingi ninyo. Kung saan nyo dinala. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam sa pangalan ni Rose Nobinario. Ito po si Peter Talastas. Ito po naman si Percy Lapid. Babalik po kami sa Lunes sa ganito ring oras. At himpilan tabayanan po, susunod agad ang mga pagbabalita ni Melchor Balawas at susundan ng programang Shalala and Friends. Ito po naman si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Chairman Andres Bautista. Nagmamahal sa iyo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo?